sinabi sa akin ni Lord, so, alam mo, ang unang binabago sa isang kongregasyon, alam niyo kung sino? Alam niyo kung sino ang unang pinagpapala sa isang kongregasyon? Yung pastor. Pero, dali ha, siya rin yung unang ginigiba. Kasi ang buhay ng pastor ay hindi sa pangangaral lang. Ang buhay niya ay isang modelo upang ang lahat ng tao, kung siya, kung ang pastor niyo ay makikinig sa Panginoon at ipamumuhay niya yung salita ng Diyos, siya ang modelo ng buong kongregasyon. Okay? Sabi ko, Lord, pagpatuloy, mahirap. Hindi yung madali. Hindi madali ang gibain kung ano may naitayo. Pero kung Panginoon ang gigiba, kaya-kaya. At kung siya ang gigiba, itatayo niya mo dito. Meron pa ako isang good sa inyo. Eh, kung napansin niyo, tingnan niyo mga isigla sa tabi niyo. May tao ba? Lagyan niyo. Yan ang abili-bili ng pastor lang sa inyo. Lagyan niyo ng tao yung pakanting sila. Pero ang good news ito, pakinggan kayo mabuti. Sa Isaya ng Israel, ang nagtatayo ng bagong lungsod ay yung mga natitira. Ang tawag hulgang sa Ingles, remnants. Yung umaalis, kasali pa rin sila. Pero ang nagtatayo at unang pinagpapala ng Diyos ng kanyang mga pahayag ay yung naiiwan. Tingnan mo yung katabi mo, naiiwan ba yan? Sila na nananatili, sila na nananatili tapat at matatag. Sila ang pundasyon ng Panginoon sa mga bago niyang ginagawa. Okay? Noong ang Israel ay nasa exile dahil sa kanilang hindi pagsunod, medyo tinalo sila ni Lord, dinala sa isa sa ibang bansa. Pero yung mga natira, doon nagsimula muli ang Panginoon ng isang bagong Jerusalem. At alam ko, simula sa araw na ito, isang bagong Jerusalem. Ano Jerusalem? Ito ay ang lugar kung saan nais itatag ng Panginoon ang kanyang paghahari. At yan ay nasa puso mo ngayon. Ang paghahari ng Panginoon. Alam natin, where Jesus rules, life rules. Totoo yan. Kasi, patotoo ang inyong pastor ng lahat ng salita ng Panginoon. Sabihin nyo, words of truth. Kung ang salita ng Panginoon ay katotohanan, ba't hindi natin sundin? Ba't hindi natin ipamuhay? Bakit hindi natin makita yung salitang love? Love, salita lang yan, di ba? Pero pwedeng ipamuhay para magkaroon ng katawan, laman, at pag-isip. Kaya nais ng Diyos itong ipagpad sa atin sa bawat isa na tinawag niya mula sa kadiliman patungo sa liwanag upang itiklara ang kanyang pagpupuri. Naniniwala ako na life will even get better. Starting next week, I'll be preaching again and some people will be preaching about the five values of Nupang. Kasi, come September, ano ang i-celebrate natin pag September? 17 years na po ang Nupang. At natutuwa ako na nakapanayam, nakasama, nakasalo ko sa pagkain ng ating senior pastor na si Pastor Mark. Natuwa ako dahil nagkita kami sa Estados Unidos kasama ang aming inaanak. Inaanak ko po yung pangalawang anak ni Pastor Mark. At tuwang-tuwa po ako dahil wala akong desire sa saan kanina na makatabi ko lang siya kahit na konting sandali. At sa sandaling iyon, marami siyang ibinahagi sa akin, no wisdom. Pero higit sa lahat, marami po kaming nakain. Okay, kumain kami sa isang breakfast place called Denny's, D-E-N-N-Y, apostrophe S. Doon ho, ang kadalasang ino-order ng mga tao ay ganyang nakapal na kahit cake. Okay? Almusan nila. O kaya steak na ganyang nakapal. Imagine nyo, patuloyin mo nga yung tumutok-tok doon. May tumutok-tok, patuloyin mo. So, nagkita ko kami, and then nag-shopping din kami. But one thing I really thank the Lord for is, noong kasing araw, laging si Pastor Mark ang nililibre sa akin. Ngayon, natutuwa ako na binigyan ako ng kapasidad ng Panginoon na siya naman ang pakainin ko at dalhin sa shopping center at ipamili silang buong pamilya. Nakakatuwa ko yun. At sandali lang ako magkasama at 3 hours down. Actually, tinugil ko pa kung paano magpunta sa lugar nila. Kasi no, yung mga lugar sa States, pag sinabing 30 minutes dito, mula dito hanggang saan? Dan sa kanto.
Pag sinabing 30 minutes to, mula rito hanggang Alabang. Ganon kabilis. Kaya, pag dumadalo rin ako sa mga anak ko, ganon lagi yung biyahe ko. 25 miles, one way. 25 miles, that's about, I like that's about 100 kilometers. 1 mile, 1.6. So that's about 25, that's about 30. Yun, mahala na kayo. Ano nakakatuwa. But before I left, I was really praying to the Lord. Kasi before I left, may tatlong mahalagang bagay na kailangan tugunan ng Panginoon. Kasi alam ko, hindi ko kaya. Una, yung ticket namin. Kasi it will cost us 86,000, kaming dalawa, to go to the US. 86,000. At ng time na yun, kailangan din magpa-opera ni Mami sa kanyang cataract. That's 24,000. Magkano nila ito? 110. Okay? Eh, mag-birthday pa si ate nyo, kailangan ko ng mga 40,000. Kasi once in a lifetime nang darating ang 50 years, gusto ko siyang regaluhan. Magkano na lahat ito? 100, 140, 50. Oh, palagay na natin, sarado na natin, 150. Saan mo kaya kukuli na? 150,000. Buti na lang. Sa mga nakaraang panahon, tinuruan ako ni Lord matipon. Okay? Ituturo ako sa inyo. Tinuruan ako ni Lord. The past 3 years, tinuruan ako ni Lord matipon. Kasi sa buong buhay ko, muna na nagkatrabaho, actually muna nung bata ako, nag-iipon na ako pagbibili ako ng damit. Pero hindi ako marunong mag-ipon. Kahit may bank account ako, laging maintaining balance. Pero the past 3 years, been different. The Lord put in my heart to be saved and be an example. Yun nga sinabi ko eh. Ang unang pinagpapala sa kongregos, yung pastor. Ang una rin giniiba ng Panginoon, yung pastor. So kailangan kong gibain yung mindset ko na, okay lang, baka may dumating naman. Hindi. Pinilit kong mag-ipon. Maraming nagsasabi na mahirap mag-ipon kasi maraming gastos. Totoo yun. Totoo. Hindi natin tinatatwa ng maraming gastos. Pero ito ah, mas mabuti na yung gastos mo, pinuha mo sa ipon mo kaysa hindi ka nakapag-ipon dahil maraming ang gastos. Totoo'y sweldo, pinipilit. Ito, pinipilit. 20% ng sweldo namin nilalagay namin sa bako. Sige. Inuobliga namin ang sarili namin. Why? Kasi sabi ni Lord, pag nag-ipon ka raw ng dahan-dahan, siya yung nagpapalaki. Dito ko, ang sabi sa aklat ng Kawikaan, pag nag-ipon daw tayo ng dahan-dahan, ha? Hindi ko sinabing milyon agad, libo agad. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng salita ng Diyos, dahan-dahan. Okay? Piso, 5 piso. Doon sa office namin, merong angkal siya. Kasi si Jesse, si Jael, at si... Saan yung bata? Si BJ. Gusto nilang pumunta sa Baguio next week. So kahit ako nagpuhulog ako, magkano na naman? Puro 5 piso ka. Basta may 5 piso ako, inuhulog ko doon. Magkano na naman? Hindi siya binibilang. Siguro may 3,000 na yun. Kaka 5 piso lang. Kasi si Lord yung nagdadagdag eh. Why? Kasi yung intention ng heart mo na makatipon, si Lord ang nagdadagdag. So natutunan ko yun, alam mo, pag kailangan namin ng pera, may nabubunod kami. Sikapin nyo, pag nakuha nyo yung sweldo nyo, yung kita nyo sa isang araw, itabi nyo yung 20%. Huwag nyo isipin maraming gastos. Isipin nyo ito, nagtabi ako, pag may gastos ako, kulipunin mo ulit, pero mo naman yun eh. Diba? Pero saan galing yung inang gastos mo? Sa ipon. So mag-ipon ka. Yun ang unang mong gagawin. Mag-ikap ko ba? Sundin mo ang Panginoon. Mag-ipon ka. Try to live on 70. Pagpunan, kumuha na sa ipon mo. Dahil tamo ha, kung pinapalaki ni Lord yung ipon mo, ibig sabihin, darating yung panahon, dalaga rin yung sweldo mo. Kasi pinapalaki ni Lord yung ipon mo. Tapos nagtatayos ka pa. Ang sabi ni Lord, bubuksan ni Lord ang durungawan ng langit at ibubuhos niya ang pagpapala. Bakit ko sinasabi ko sa inyo? Kasi gusto ko rin sa inyo makarating kayo ng Hong Kong, hindi para maging DHR, para magbakasun. Gusto ko makarating kayo ng Qatar, Abu Dhabi, eh, gusto ko makarating kayo ng Canada. Gusto ko makapagpadala ng workers sa loob ng Canada. Hindi ako nabiyayabang, ha? This is all for the Lord. The best workers are loob of our here. Ito, nandito siya. Dito.
andito siya. Kaya baguhin mo na yung kaisipan mo. For the Lord, you are the best. Tandaan mo yan. For the Lord, you are the best. That's why the Lord gave you faith. You know what faith is? Sabi nga ni Pastor Rem, yung, okay, okay, may premium ako. Sino makakatakbo rito at magsasabi ng lahat ng titles ng preaching nung nakarambuan? May premium ako. Gusto ko lang mag-bless. Maliban sa'yo, dear, binigyan na kita ng pera. Sino? Andali! Bring him in. Andali, takbo! Ano? Ako magsasabing, title lang, title lang. Gusto mo pati nag-preach kasama? Dadagdag ako to. Andali, tiga-tiga. Andali, okay. Yung ano, ay, saan ito, ha? Oh, na, yung una, okay, Pastor Ram, ano? Hindi yun ang title. Yeah, okay? Oh, pangalawa, kay Atleji. Kay Atleji, BJ. Okay, tama? Pangatlo? Kay Pastora Jenny. Pastora Jenny. Yung hindi. So, ano yung unang message? Bring off, faith on, okay. Obedience, pangako sa'yo, the making of your making of the making the most of your time. Okay. Akala mo sa TV lang namimigay ng pera, dapat sa church lagi namimigay ng pera. Tingin nga, tingnan mo nga yung katabi mo. Hindi, may katanong, bigyan mo ng pera. Yan, yan ang dream ko sa inyo. Yan ang isa sa mga dream ko sa inyo. Pera ba, aliwala? Hindi pera ang ating pinaglilingkuran ng Panginoon. Dahil pag ang Panginoon ang pinaglingkuran mo, madali ang pera. Kasi bali wala naman talaga ang pera. Totoo lang, ang tao lang ang bigay ng value sa pera. Papel lang yan. Papel lang yan. Pero kailangan ba natin? Oo. Kasi sinusunod natin ang kalakalan ng mundo ito. Hindi tayo tumataliwas sa batas ng mundo. Dahil natin ipakita na tayo ay mamamayan ng kaharian ng Diyos. So, God has given us faith. Faith is being sure of what you hope for and certain of what you do not see. Yan ho ang pananampalataya. Nakakasiguro ka, kaya hinahakbangan mo. Hindi yan yung naghihintay ka lang. Sinabi ko sa inyo kanina, ang kailangan ko, 150,000. Sabi ko kay Lord, Lord, ikaw lang ang makakagawa nito. Oo, nag-ipon ako. Pero pag inubos ko to, wala na kaming kakainin bukas. Okay? Pero sabi ko, Lord, magre-reserve ako ng ticket. Naniniwala ako eh, may pinapagawa ka sa akin. So, hindi ako nabother doon sa 150,000. Lord, gawin mo yan, gagawin ko yung salita mo, yung sinabi mo sa akin. Okay? Kung ano yung sinabi mo sa akin, yun ang gagawin ko. Ikaw ang bahala doon sa pangangailangan ko. Yun din naman ang sinabi ni Pastor Lord, mag-preaching niya. May pinapagawa si Lord sa atin. Anong pinapagawa ni Lord? Win souls and make disciples. Minsan kasi, naaabala tayo sa pangangailangan natin, nakakalimutan natin yung utos ng hari. Dahil yung utos ng hari, hindi nababali yan. Kahit gusto mong balihan, hindi mo kayang balihin. Walang pwedeng bumali. Deklarasyon nyo na utos ng hari, hindi nababali. Kahit kasabihan natin sa Tagalog, totoo yun, ang utos ng hari, hindi nababali. It stays. And it's like law that's being obeyed by nature. Ngayon, pag sinunod natin, so yun ang ginawa ko. Preach ako, share ako ng gospel. True enough. Nung dumating yung reservation sa ticket ko, akala ko babayaran ko 86 or 88,000. Nung dumating yung bill, 66,000. So doon sa hinahanda akong 86, may natirang 20. Magkano operasyon ni Mami?
24. So, konti na lang ilalagtag ko. Diba? So, okay na yun. Birthday na lang ni Ate. I want her to have a wonderful birth. Kasi once in a lifetime lang yan. Maniban doon sa inyo na nag-share talaga. Because you love your Ate John. Somebody bless her with 50,000 pesos. Meron nagbigay sa kanya. Kasi 50th birthday niya, so 50,000 pesos. May ginawa ba ako? May ginawa ba ako? Meron. Ginawa ko yung pinapagawa ni Lord. Alam mo, kahit di ako makapunta sa States, tuloy ang buhay. Kahit maantala yung operasyon ni Mami, tuloy ang buhay. Kahit hindi makapaghanda si ate nyo, mag-50 siya sa ayaw niya sa gusto. Magiging 50 siya. Okay? Pero yung panahon na nasayang na hindi ko nagawa yung pinapagawa ni Lord. Pero alam nyo, napakabuti ng Panginoon. Ganda nga ng promise. Napakabuti ng Panginoon. Alam nyo, hindi naman tayo sisingilin ni Lord doon sa hindi natin nagawa. Sisingilin tayo si Lord doon sa pinapagawa niya na hindi natin ginawa. Nadapa ka, okay lang yun, Lord. Tumayo ka ulit. Sabi nga ni Pastora Jenny, di ba, hindi binibilang ni Lord kung ilang beses ka nadapa. Kung hindi, kung ilang beses ka tumayo, kung ikaw ay nadapa. Di ba? Yung nakadapa kasi, paano, pwede bang umusad yung nakadapa? Pwede. Mahirap padapa. Di ba? Kaya lang, sub-sub ka sa lupa, kahit ka na alikabok. Hindi yun ang gusto ni Lord. Gusto ni Lord nakatayo pa. Because He wants you to stand for Him. By the way, yung title ng Altar Escape na yan. Yeah, stand for Him. Okay? So, yun ang gusto. That's why He's giving you faith. Faith makes you stand. Even wala ka pa doon, nakikita mo. Nakikita mo na, nararamdaman mo na. Kaya I acted in faith. Faith is not just believing that God exists or God will do something in our behalf. Hindi lang yun. Hindi lang yun na naniniwala ka na mayroong Diyos o may gagawin ng Diyos. Naniniwala ka na may kalooban ng Diyos at ginagawa mo ito. Yun ang faith. It's called in Hebrew, emuna. E-M-U-N-A-H. Yun ang ibig sabihin ng faith. Alam mo ang kalooban ng Diyos, hinahakbangan mo, kahit hindi mo nakikita, kasi alam mo mangyayari. Alam mo may kalooban ng Diyos, hinahakbangan mo, kasi alam mo na matutupad. Bakit? Sinabi ni Lord. Wala pang sinabi si Lord sa Biblia na hindi nangyari. Kahit kahatulan, nangyayari. Wala pang sinalita si Lord. Kahit ang Biblia nagsabi, hindi nagsasalita si Lord at hindi nagaganap kung bakit niya binitawan ang salitang ito. Laging magaganap ang salita ni Lord because His word is true. That's why we need faith. Faith comes from hearing and by hearing the message of God. Ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng mensahe ng Panginoon. That's why I don't want you to be absent on Sundays. Where else? Buti kung may preacher dun sa kalye. Diba? So, pisina, buti kung lahat ng kasama mo, Christian. That's why I'm encouraging you, don't absent yourself on a Sunday. Why? Because this is your Sabbath. Ito yung pahinga mo yun. 6 days you will work, on the seventh day, you will rest and have time with your family. First and foremost, you have time with God. Because that, you can practice your faith. Sabi kasi ni Lord, 6 days na ako magtrabaho, maniniwala ako doon. Huwag kang maniniwala masyado sa boss mo, lalo na hindi Kristiyano. Pero, bahagihan mo siya ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatrabaho mo ng ayon sa salita ng Panginoon. Alalahanin nyo, maliban sa ating pinaglilipurang mga amo, ang amo ng lahat ng mga amo ay yung amo na ating tunay, si Lord God. Okay? Kaya kung hindi tayo nagtatrabaho ng ayos, under sa mga amo na pinaglagyan ng Panginoon sa atin, hindi rin tayo mananagana. Kasi ang tunay ng ating amo, si Lord. Huwag kayong mabagabag dun sa mga pangangailangan nyo. Alam ng Panginoon bago pa lang tayo manalangin kung anong pangangailangan natin. Ang alalahanin nyo, Lord, paano ko ba matutupad yung pinapagawa mo sa akin? Parang isang bata, naalala ko nung bata ko, tuwing meron akong 100 sa akin, na marka sa aking test, binibigyan ako ng lolo, yung daddy ni mami, ng 50 centimeters.
So, ang dami kong pera ng bata ko. Kasi ang dami kong 100. Okay? Ganyan din si Lord. Ganyan din. At mga magulang, ganyan din. Pag may pinagawa kayo sa anak nga, ginawa nila agad, sinunod kayo, at imparaan din sila. Huwag niyong isipin na obligasyon nila yun dahil anak nyo. Marahil oo. Pero gayahin niyo ang Ama natin sa langit. Pag may pinapagawa siya, nagkaganting para siya. And always have faith. Faith allows us to see what is not here today. Dreams are past aspirations. Okay? Ito yung mga nakalipas na inaasahan mo na gusto mong matupad ngayon. Yun ang dreams. But visions, okay? They are things of tomorrow that we can do today. So ask the Lord for a vision. And that can only be seen through the eyes of faith. Because faith is being sure of what you hope for and certain of what you do not see. Hakbangan natin yung mga sinasabi ni Lord. Para yung ATM eh. Sino may ATM card ito? Hindi ba pag alam mo may pera doon sa machine, pag sinalpak mo yung ATM mo, may lalabas na pera? Diba? Ganun ang faith. Alam mo eh. Sa kaharian ng Diyos, maraming mga bagay na nais ibigay sa atin. Yung ATM card natin, yung faith natin. Only faith can withdraw from the kingdom of God. Now, the Lord devised a way for us to continue in a lifestyle na kalugod-lugod sa Kanya. Obedience is not for the benefit of God. It is for our benefit. Hindi yung obedience, alam nyo nga hindi tayo sumunod kay Lord, hindi mababago. Si Lord ay Lord pa rin. So pa rin ang Panginoon, ang langit at lupa, Diyos, ang lahat ng Diyos, Panginoon, ang lahat ng Panginoon. Hindi mababago yon. Pero alam nyo, pag hindi tayo sumusunod, yung buhay natin, hindi mababago. That's why God devised this way of changing our lives by obeying Him. Minsan, nahihirapan tayong sumunod. Kasi, for us to obey, we should have a renewed mind. Kasi iba yung tinuturo ng Panginoon sa tinuturo ng mundo. So we have to have a renewed mind. Yun din ang sabi sa Romans 12 verse 1. Verse 2, I'm sorry. Romans 12 verse 2. Renew your mind, then you will understand God's will. And then, we should have an undivided heart. Because an undivided heart is loyal. Pag dalawa, sana dalawa ang puso. Kung narinig ka na yung kanta yun, hindi na sana malimit ko kung sino sa inyo. Si Ray tumatawa. Oh. Dati, kanta ko yun eh. Eh sana hindi lang dalawa yung puso ko, sana marami. Kasi pinakamarami kong girlfriend at one time is anim. So sana anim yung puso ko. Okay? Buti na lang yung iba, hindi nila alam, hindi alam ng ibang girlfriend ko na girlfriend yung iba, kaya pag nagkikita sila, hindi sila nag-aaway. Pero yung iba, alam nila, okay lang sa kanila. Pero what am I saying here? Hindi pwedeng dalawang naman ng puso natin. It should be always undivided heart. Sabihin nyo, undivided heart. Hindi yan nahahati. Kaya minsan, nahahati. Pupunta kaya ako sa service, huwag na lang. Pwede buboson kaya ako, huwag na lang. Bukas na lang, mamaya na lang. Pupunta pa ako sa cell group. Why? Because we have an undivided heart. When we have a divided heart, I mean. Pag undivided, hindi hati ang puso natin, ipaprioritize natin yung alam natin yung pinapagawa ni Lord sa atin. Walang kahati si Lord. Wala. At pag ginawa natin yan, walang kahati si Lord. Yun, madaling sumunod. Napakadali. Ako kasi, mahilig akong mag-question eh. Mahilig din ako nga pakita sa ibang tao na mas magaling ako sa kanila. Ganun ako eh. Thank God, ginibahan niya yun. So there came a time na parang, alam niyo si Pastor Mark nagturo ka ng magdita worship. Na nagturo ng lahat ng alam ko ngayon. Pero dumating yung panahon, feeling ko mas magaling na ako sa kanya. So kinikwesto mo rin yung leadership na, leader na din ako. Ako nagputa ko ngayon. Then you know what? Lahat yun nag-give up.
At dumating sa punto na sinabi ko sa sarili ko, kahit anong sabihin ng lalaking ito, dahil ito ang itinalaga ng Panginoon sa buhay ko, susundin mo. Wala nang ginawa ko yun, ang dali ng buhay ko. Natuto ako sumunod. Bakit? Kasi hindi na divided yung puso ko eh. Sabi ko, ito lang ang susundin ko. Marami akong pinapakinggan mga guro, mga aral, tulad ng mga Pastor Tani, pinapakinggan. Pero pag nagsalita si Pastor Marcos, pag nagsalita ang tatay ko sa buhay ko, pinapakinggan ko. At sinusunod ko. Why? Nag-desisyon na ako eh. Nahihirapan tayong sumunod pag hindi pa tayo nakakapag-desisyon. Pero pag nag-desisyon na tayo, Lord, I want an undivided. Yan ang prayer ni David, undivided heart. Lord, give me an undivided heart. I will praise your name. Para magawa ko na papurihan ka. What is a better way to praise God's name? To win souls and make disciples. The best way to praise God's name is to win souls and make disciples. That's why God has so many promises to us. Why? Ayaw naman niyang trabaho lang tayo ng trabaho, gawin lang natin at sumunod tayo na wala tayong gantipala. Even before na nagtrabaho tayo, may mga pangako na si Lord sa atin. Actually, kung sa tingin mo kulang ka, sabi ni Lord, if you think you lack wisdom, kung sa tingin mo kulang ka sa karunungan, lakas ng loob, kulang ka sa ganito para mag-win souls and make disciples, come to me, ask. At hindi kita sisiraan, hindi kita sabihin, eh, ba't ba humihingi? Dapat alam mo na yan, hindi ganun si Lord. If you want to do what He wants you to do, ask Him. Lord, kailangan ako ng wisdom. Every time people ask me, Pastor, anong pwede kong pag-pray sa inyo? Bro, anong pwede kong pag-pray sa inyo? For the past 6 years, there's one thing I ask. Wisdom. Wisdom. Para alam ko kung anong gagawin. Sa bawat sitwasyon, hindi ako madali mag-alaga ng tao ba? Sinong magsasabi dito madali mag-alaga ng anak? Madali ba? We need wisdom. Because if there's any group of people who should disciple first, yung mga anak natin, ang una natin, aalagaan natin si didisipulo at tataniman ng pananampalataya at salita ng Diyos. Kasi naranasan ko sa states eh. Papakarga yung bunso. Siyempre, makikita ng panganay. Papakarga rin yung panganay. Buti nga yung tatay nila, hindi na nagpapakarga. Eh, ang laki mo. Mas malaki sa akin yun eh. Siguro mga kasing laki ni Gilbert yung ano ko. Okay? Buti na lang wala si Luis doon. Baka magpakarga dito. By the way, commercial. Nakita ko sa Las Vegas yung kapatid ni Luis. Yeah. Yung kuya rin niya. At napakabait ng Kuya Rick niya, tinala kami sa isang napakagandang hotel. Ang pangalan niya ay Gwyn Hotel, ang pinakamasarap na buffet sa buong Las Vegas. Okay, kita niyo to? Hindi naman ako ganito nung palis ako eh. First week namin, yan ang nangyari lahat. Pwede ba sabihin niya ako rin? Ikaw rin. Promise. Ikaw rin, totoo. Hindi lang si Pastor. Ikaw din. Pinapakita lang ng Panginoon in the natural para makita mo. Kung di mo ba nakikita, panuuli mo yung buhay ng pastor mo. Dahil kung ano yung meron ng pastor at binigay ng Panginoon sa kanya, higit pa para sa'yo. Iba ang anak. Totoo? Iba ang pangarap mo sa anak mo, di ba? Mas matayog kaysa sa naabot mo. Tama? Tama, ganun eh. Dapat mas matitindi kayo kaysa sa amin ni Ate John. Mas matitindi kayo maharal, mas matitindi kayo mag-disciple. Second generation, kaya yung susunod na hinirasan pa sa inyo, mas matindi pa sa inyo. That's why we need faith, we need to obey. And we need to hold on the promises of God. Ang daming pangako ni Lord. If I'm not mistaken, there are 7,000 plus promises. Kung wala kayong Bible, humingi na kayo ng Bible, namibigay tayo ng libre Bible. Okay? Gusto nyo Tagalog? Meron tayong Tagalog Bible. Gusto nyo na English? Bumili kayo. Meron mo kasi kalinang sa kasal kami ni ate nyo. Ang ministry niya, nagbibigay siya ng Bible. So pag kailangan natin ng Bible, bumili. Tapos ngayon, kita nyo, pati Bibles provided po. Di ba, sabihin sa katabi nyo, saan naman tayong spoiled? Spoiled. Totoo. Spoiled tayo kay Lord. Pero in such a way, upang tayo, ma-feel natin na confident tayo na pagiging anak niya,
para pag may pinagawa siya, sunod agad. Sometimes nananatili kasi tayo sa sitwasyon na, Lord, kasi yung trabaho ko eh. Yung trabaho ko, paglinggo. Ipag-pray mo, kung talagang desire ng heart mo na kumate, pag-pray mo, Lord, bigyan mo ako ng day off. Pag, linggo. Iba kasi mag-isip sa Jesus, we should have the mind of Christ. Nasabi ni Jesus nang kinakausap siya ng isang teacher, sabi niya, ayon kinakausap niya yung disciples niya about the teacher, sabi niya, to man, this is impossible. But with, ano ba sinabi ng with? Pagkasama natin si Lord, nothing is impossible. Ganyan mag-isip si Jesus, walang imposible. Huwag mong idahilan na may pasok kayo ng linggo. Kayang palibagin ni Lord ang utak at puso ng boss mo. Nangyari yan sa isang kasamahan natin dito. At nangyari rin sa iba. Kayang baguhin ni Lord para sa'yo lang. Sabihin mo, ngayon ka lang sasabihin. Sabihin niyo, para sa akin. At sa'yo, ganun ka kalaban ni Lord dahil may pangako sa sa'yo. Diba? Jeremiah 29:11. Meron nung version sa Tagalog, nung napakaganda. Hinihasaan na isang bishop, sabi niya. Meron nung version sa Tagalog, ang sabi niya, ako lamang ang nakakaalam. Si Lord kung nagsasalita, ako lamang ang nakakaalam ng panukala para sa ikabubuti mo. Sino lang nakakaalam? Sino lang? Ingimayin ko sabi mo, alam kaya niya? Si Lord lang. Pero pwede kang tulungan ng katabi mo para makabot yung mga pangako. No? Kailangan mo mga abala rin. No? Kailangan mo ng partner sa buhay. Okay? Hindi lifetime partner, partner sa ministry. Kasama na rin yun. A wife is supposed to be a partner in the ministry. Pero may pangako si Lord sa'yo. May pangako ka. Hanapin mo yun. Ako, ever since ibinigay ko yung sarili ko kay Lord, lahat-lahat, pinanghawakan ko yung salita ko, may Bible kayo buksan nyo. John 15 verse 5. Oh, sige, yung una makatakbo rito, may premyo. Basahin mo. John 15 verse 5. Luis, dalita ko. Kaya maganda yung memoryado nyo, di ba? Pag dumating yung pagkakataon ng blessing, hindi ka lang, ano nga ba yun? Ano nga ba yun? Di ba? O, dali! John 15 verse 5, ano yun? That's my life verse. Tapo! Ayan, ang magiting na siguro. Ano ang John 15 verse 5? Sige, ako na habang kakahiyaan mo sa'yo. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magpupunga ng sagana. Sapagkat wala akong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Thank you, Nico. Magjalibigay mo. Yan mo yung pinakawakan ko. Ang sabi ni Jesus, totoo, sinasabi ko sa'yo, ako ang ugat, ikaw ang sanga. Maliban na lamang na ako ay manatili sa'yo at ikaw ay manatili sa akin. Ganong kaparami yung kalang mamumunga. Pero maliban sa akin, wala kang magagawa. Pinakawakan ko po yun. How many years? 30, 25 years. Hanggang ngayon, pag nalayo ako kay Jesus, walang mangyayari sa buhay. Lagi mo iniisip yun. Pag nalayo ako kay Jesus, I think hindi lang para sa akin yun. Pag nahiwalay ka sa ugat, wala ka ng pananampalataya. Because pananampalataya is a gift from God. And it emanates from God. Siya yung ugat eh. Siya yung ugat ng pananampalataya. Without God, we're nothing. Without Jesus, we're nothing. We cannot stand. Tandaan nyo, pag walang ugat ang puno,
Pitikin mo lang yan, tutumba. Kaya lang siya nagiging matibay dahil malalim ang ugat niya. Kung malalim ang ugat niyo, ang pananampalataya niyo kay Jesus, walang pwedeng bumuwag sa inyo. Kahit wala kayong kainin ng tatlong araw, hindi kayo tutumba. Jesus, 40 days, hindi kumain. Hindi naman siya lang ano. Tinutokso pa siya ng demonyo. But the same Jesus who passed the test is the Jesus who is in your heart right now. Siya, si Jesus na nagumpay sa lahat ng tukso. Siya rin ang Jesus na nabubuhay sa inyo ngayon. So why can't we? Yun ang sabi niya eh. Pag siya raw nanahan sa atin at tayo nanahan sa Kanya, mamumunga tayo ng marami. Maliban doon, wala tayong magagawa. Kaya mag-isip-isip tayo, may nangyayari ba sa buhay natin? May nangyayari ba sa pinagawa ng Panginoon sa atin? Tayo ba'y nananaganap o nakakaraos lahat? Lagi po yung sinasabi sa inyo. At hindi ako titigil na kakapangaral na tayong managana hanggang makita ko kayong managana. Tsatsagain ko kayong lahat. Dahil lahat kayo gusto kong managana. Dahil sa ganun parang lang magbabago ang lugar na ito. Pag nag-umpisa kayong magningning, kahit di lang, remnants nga lang, kayo natira lang. Dahil natira kayo, dadami pa rin tayo. Magkakaroon tayo ng Saturday service, magkakaroon tayo ng afternoon service, magkakaroon tayo ng sariling youth service. I can see that, but for now, let's partner together. Okay? Kasi kasuhin nyo, use the wisdom of God, use the faith that God has given you para maging matibay kayo. Continue to have a lifestyle of obedience and hold on to His promises. Kasi sayang ang oras. Alam nyo, nung tinanggap ko si Jesus, noong October 18, alas 11 ng gabi, I was 30 years old. Pagkatanggap ko sa Kanya, lumawag ang pakiramdam ko. And I said to myself, sana noong pa, noong bata pa ako, nakilala na kita. Ang dami kong sinayang na oras. Pero itong sinabi ko kay Lord, Lord, dahil medyo 30 na ako nung tinanggap kita, pwede bang papagaling mo yung aging process ko? Huwag mong pabilisin ang aking pagtanda. Mukha namang matanda si Pastor. Di ba? I'm already 55, pero mukhang 54 lang ako. Ha? No, kahapon I attended a tribute of a very good friend. Meron akong kaibigan, his name is Noel, and he was like the eldest among sa barkada, and he gives us wisdom every time we encounter difficulties in life. And kahapon, nang umaga, binuksan ko yung Facebook, nagkagising ko, and katapos ko pala mag-divorce, binuksan ko Facebook. And then, nakita ko, Merong party tribute of Noel kasi namatay mo siya noong July. I forgot the day. 40th day niya kahapon. So, bilangin nyo na lang ko ilan. So, sabi ko, pupunta ba ako? Hindi. Kasi hindi pa complete yung tulong ko. Pero sabi ko, kaya niya, pupunta ako because he's somebody special to me. Siya ho ang kasama ko nung ako ay nag-audition sa music na yung tambay. Because he's the person na pag nakita nyo, na nakasaharap nyo, na-encourage kayo. Yung presensya pa lang niya, nakaka-encourage na. At pag bumiti yun, ibig sabihin mo, kayo yung ginagawa. So sinama ko siya, at yun nga, natanggap ako sa music making, naging mga awit ako, yun ang kinabuhay ko. And then lately, nag-reunion ko ng aming eskwela, ng aming school crowd. And during the last rehearsal we had, wala siyang sasakyan, ginamit ko ng kapatid niya. Sabi ko, saan ka mapupunta? Sa Tondo. And we were in Green Hills. Sabi ko sa kanya, ihatid na kita. Sabi niya, huwag nga pare, dali mo na lang ako sa pinakamalapit na masasakyan. No, ihatid kita pare. Hindi ko makalimutan na sinamahan mo more na tourism. Hindi ko makakalimutan yun. So let me serve you habang buhay ka pa. And then nabalitaan ko, namatay na siya. Pag huwag natin sayangin ang oras, tulad nga ang sabi ni Pastor Ram, huwag mo natin sayangin ang oras. Una, sa mga pinapagawa ng Panginoon sa atin. Oo, meron tayong mga pangangailangan. Pero tandaan nyo, hindi naman tayo sisingilin ni Lord kung anong ulam natin. Niluto mo ba ng maayos yung iyong sinaing? Tama ba ang sangkap ng iyong sinigang? Hindi, pag nakaharap natin si Lord, ano ang ginawa mo sa mga ibinigay ko sa iyong kaloob? Let's not waste time. Let's not waste time kasi tayo ay
employees, tayo ay may trabaho, tayo ay estudyante. Let's not waste time. In the end, when Jesus comes, lahat ho na na-attain natin dito, baliwala compared to the glory that is about to be revealed. Wala, baliwala. Alam nyo kami, may kaibigan ako kung pastor sa'yo kinatakuhan ko pag ako'y nadadown. O, nadadown din si pastor, nalulungkot din si pastor. Ikaw yun ayo, dumarahan din ako sa panahon kung saan bigla na lang ako nalulungkot, hindi ko alam kung bakit. Tumatakbo ako sa kaibigan ko. At minsan nag-usap kami, pare, paano kung yung mga anak natin hindi na makapag-aral dahil dumating na yung panahon na talagang ibig. Ano na nagkasundo kami, sabi niya, eh, hindi sila mag-aral, tayo magtuturo sa kanila. Alam, minsan, atat na atat tayong sumunod doon sa kalakala ng mundong ito, nakakalimutan natin kung sino ang lumalang sa lahat ng ito. Lahat yan kayang baguhin ni Lord. Hindi ko sinasabing huwag tayong sumunod. Hindi ko sinasabing huwag natin pag-aralin yung mga anak natin. Hindi. Ang sinasabi ko, mas mahalagang sumunod sa pinag-uutos ng ating Amang Hari kaysa sundin natin yung mga pang-araw-araw ng ating pangay. Bakit? Ang sabi ng Biblia, alam ng Panginoon kung ano yung pangangailangan natin. Wala naman makakapagsabi rito, wala silang tinitira kahit barong-barong. Di ba? May sumasalo na ba ng pagkain ng tatlong beses sa araw dito? Wala. May milyenda pa nga kayo. Wala. But when you start, di ba? Ganito kasi si Lord eh. Sabihin niyo, more than enough. Okay. Do you think what you have right now is enough? Okay lang. Yan yung salita natin ngayon, okay lang. Pag kinamusta ko, okay lang, okay lang, okay lang. Diba? Kung okay lang kung ano meron kayo, hindi pa kontento si Lord lang. Because when God gives, when God blesses, when God rewards, it is more than enough. Kung enough, nakakaraos ka lang. But God wants to give more so you can give to others. Meron namang kaibigan, pag ano yun, pag offering time, talagang lahat binibigay niya, lahat. Talagang pati laman, lahat, inuubos niya yung laman ng wallet niya. Pagkatapos ng service, nalapit sa amin, parang may pera ko ba dyan? Wala akong pamasahe. Okay yung intention niya, kaya nang walang wisdom. Diba? Mag-iwa ka naman ng pamasahe. Okay? Kung sinabi sa inyo, Lord, ibigay mo talaga lahat. Pero that happened to me one time. It was the year na magtutupaw na. Di ba, ang daming celebration noon? Papasok na yung 2000. Nandun kami sa Marikina... ano yung tawag sa Marikina doon? Sports Complex. Doon kami nag-New Year. Sinalubong namin yung 2000. Eh, alam mo na wallet ko ng 200 lang. Eh, nag-offering pa. Ewan ko ba naman si Pastor Mark kung anong naisipan, nagpa-offering pa. Sabi ko, Lord, magkano bibigay ko? Bigay mo lahat yung nasa wallet mo. Dalawang taon, magbabagong taon. Di ba, iniisip natin, uy, magbabagong taon, walang pera sa bulsa ko. Di ba? Sige, sunod ako. When the clock strikes 12, bigay. Wala na, the following day, nagbigay sa akin 2,000. Pag sinunod mo si Lord, pag narinig mo, sundin mo. Kung ikaw lang yon, huwag kang umasa. Hindi, totoo lang. Huwag natin pilipitin yung kamay ni Lord. Okay? Pero yung sinasabi sa atin, ang tahasan na maliwanag, like win souls and make disciples, go to the cell group, attend Sunday service, maliwanag po yun. Gawin natin ang buong puso with a renewed mind and undivided heart. Why? Because we don't want to miss out dun sa kasaysayan na gagawin ni Lord sa ating mga buhay. Yung mga nasa Biblia, si Abraham, si Isaac, si Jacob, ay yung dalawang anak ni Jacob, si David, mga anak ni David, si Samuel, sila ho ay naging bahagi ng kasaysayan habang ang Panginoon ay kumikilos sa lupang ito upang ipreserba ang mabuting balita na ngayon ay tinatamasa natin. Ang lahat po ng pinili ng Panginoon ito, puro palpak yan. Lahat po yung palpak.
Tumino lang sila nung kinausap sila ni Lord. Tumino lang sila nung pinakinggan nila yung sinasabi ni Lord at ginawa nila. Si Abraham, sinungaling. Ninanayo ni Isaac, sinungaling ni Isaac. Pero pang nagsalita si Lord, sinusunod ni Abraham, sinusunod ni Isaac. Si David, mangangalo niya. Pinapatay niya ang asawa ng babae na isang mapangasawa. Loko, no? Ibang klase. Akala na hindi siya mahuhuli. No? Walang na itatago sa Panginoon. Sabi mo sa katanya, walang na itatago sa Panginoon. Eh, wala. Wala talaga. Kaya, Pastora Jenny, huwag ka na magtaka kung bakit nalalaman namin yung mga nangyayari. Isa yan sa mga privilegio ng mga anak ng Lord. At kayo rin, papakalam ni Lord kung paano siya nagdito sa buhay niyo. Kasi gusto niya, makita niyo yung gagawin niya sa buhay niyo at doon tayo ay sumama sa Kanya. Pero kita niyo naman, ang pangako ni Lord, hindi doon sa kapalpakan nakatingin si Lord eh. Alam niya na palpak tayo lahat eh. Kaya nga tinatawag niya tayo eh. Dito kayo sa akin dahil mauunawaan ko kayo. At hindi ko lang kayo uunawain, babaguhin ko kayo. Yun ang gusto at punto ni Lord. Wala akong pakialam kung di ka marunong sumunod. Wala akong pakialam kung baskos ka. Wala akong pakialam kung wala kang galang. Mababago ka dahil sa presensya ko. Walang nananatili na hindi nababago. Dahil ang pastor niyo, baskos din dati. Walang galang, babaero, sasanggero, sugarol, adik. So lahat ng criteria para mangaral din sa harap wala sa akin. Pero dahil kay Lord, because the Lord gave me faith, the Lord taught me to obey, the Lord promised me everything that He gave Jesus. Kung ano yung pangako ni Lord kay Jesus, yun din ang sa akin. Panganay siya. Kung ano yung meron panganay, lahat meron. And let's not waste time. Huwag muna tayo magpatumpik-tumpik. Okay? Muna tayong magkaksaya ng panahon. Sabi nga ni Pastora, one soul a day. Sa man ay hindi mananampalataya, sa man ay nangihina, sa man ay mananampalataya na kailangan niya ng encouragement. Turo natin. Alam niyo, nung nagpunta kami sa Estados Unidos, sabi ko, Panginoon, ayoko pong mag-aral sa ibang iglesia. Gusto ko pong magpahinga. At ang lahat ng oras ko ay nais ko lang italaga para sa aking mga anak at ako. So yun po nangyari. Usually kasi pag nagpupunta kami doon at alam ng kaibigan ko nga pastor, oh, mag-speak ka dito sa church namin. Pero kung kaibigan, talagang napakabait niya. Leo, pwede ka bang mag-lead ng worship? O sige, ikaw na rin mag-preach. Sana ko isang service lang. Eh, umagat hapon yun. Diba? Pero $500 yun. Sabi ko, Lord, alam ko, napakawagalian ng church na pag nag-dita ng worship ko ng araw kami, hindi ang kanalang ko. Mas mahalaga sa akin ang mga anak. Gusto ko pagtawag nila sa akin, hindi nila maramdaman. Ay, kasi si Daddy nasa ganito, kasi si Daddy. No. Pag tumawag ko yun, kahit tumawag siya, limbawa, ang lakad ay alas 12, tatawag yun ng 10 in the morning. Dear, this time haka. Tapos kumisan, madalas ko siya, kausap ng manlong ako eh. Sila yung naging schedule. So talagang para kaming bumbero. At kahit may nag-iimbita sa akin, hindi, sabi ko pasensya ka na. Ang pinunta ko rito, hindi church, mga anak. Gusto kong ibigay yung oras sa kanila. At ayokong maramdaman nila na una ang trabaho eh, sa kanila. Nung birthday ng tita ko, may nag-iimbita rin sa amin. Sabi ko, kapatid ni Daddy, doon ako kami rin. Kapatid nilang bunso. Birthday niya. Sabi ko, dear, kahit may nag-iimbita sa amin. Kasi sila na yung parang pangalawang magulang natin. We spent the whole day, August 7, we spent the whole day eating and shopping. Kasi yung kapatid ni Daddy ko, ano yun eh, mag-aalmusal. Nag-aalmusal pa lang kayo, tatanungin ka niya, anong gusto mong merienda? Sabi ko, Tita Sonny, ako nga pala. Puro pagkain ang nasa isip. Doon sa bahay nila, talagang magbukas ka lang ng rep, hindi ka magtutok. Isn't that abundance? Diba?
Kahit ano. At ang maganda nun, no, napunta kami, we had so much blessing. Second day pa lang namin, lumabas na kami ng mga apo namin. Sunod-sunod yun. Second day pa lang namin ay nagpahiram na ng kotse. Kasi ang dagi kong dinatry doon yung excursor. Nakakita na kayo ng excursor? Nakakita na kayo? Nakaranas na kayo ng excursion? Hindi. Hindi. Sige, mag-excursion tayo. Yung excursion, isang malaking sasakyan siya. Parang ganun. Parang yung sasakyan ni... Ano yun? Ang gasolina ko kasi noon, siguro mula dito hanggang Shopwise, mga 1.6 na ang gagasusin sa gasolina. Nagmumumok siya. Ang prayer ko ni ate na sabi niya, Lord, gusto namin yung kotseng matikin. So pinahiram kami ng isang worship leader doon sa church kasi na-bless din siya ng isang bagong kotse. Alam niyo, inayos na yung kasi nagtayo ng gym eh. Yung church na pinakapalooban niya. Hindi siya may ginagtulog. Siya mismo. Inayos niya lahat. Nakatipid ang church sa $110,000. Dahil tinrabaho niya siya, nag-set up ng sound system, everything. Alam niyo, niregaluhan siya ng pinakabagong AUV ng office. Sabi niya, kuya, may bagong kotse. Gamitin mo din dati ng kotse. So all the time, wala kami, walang stress. O, oh, alas tayo! Yay! Nakakatuwa. And then, ang nakakatuwa nun, di ba? Sabi ko, ayoko mag-preach. Alam niyo saan ako nag-preach? Sa mga tao ko kausap ko araw. Sa tita ko, sa uncle ko. Kasi ako po ang nag-lead sa tita ko at uncle ko kay Jesus. So, dinidisciple ko siya araw-araw. Hindi may nag-invita sa akin. Kasi, kung napansin niyo, lagi ako nakalala sa Facebook. Kasi pag may sinabi si Lord, susulat ako. Ama, hindi ba sa inyo? Meron akong kaibigan, ang pangalan niya Martin Toscano. Hispanic po siya. At before we left, bago kami muwi 3 years ago, pabalik ng Pilipinas, meron siyang sitwasyon sa buhay niya. One time, nandun lang ako sa harap ng computer ko, sabi ni Lord sa akin, sabihin mo to kay Martin. So, silang ko po siya. Alam niyo, nung panahon pa lang yun, itong si Martin, nakaluod siya sa Panginoon, sa kwarto niya, at hindi niya alam kung anong gagawin niya. May sitwasyon po siya sa buhay. Pero that time, because God gave us faith, because God had taught us to obey, and we know His promises, and we do not waste time in obeying God, alam niyo, nilibre kami ni Martin ng dinner, sabi niya, lahat ng sinabi mo, nagkatotoo. Sabi ko, it was not me. I just was the instrument of God. Si Lord ang nagsabi sa iyo. Tapos tinigyan ko yung chat namin, ang haba. Hindi ko alam na ganun haba pa yun. And now it's okay. Okay na sila, pamilya niya. And everything is good. Yeah, sabi niya, one time I want to go to the Philippines. And this is your mission. Pero ito rin yung pangako sa kanya. Martin, send me what you need. Kasi yung missionary din siya. Sa mga Mexicans, so marami rin mahihirap. I want our church to send a little amount. Yung little amount, maka 1 million lang. Maliit lang sa atin, chicken lang sa atin, 1 million. You know? Pag nilalabas po kasi natin dito sa gusaling ito ang ating kayamanan, maraming na ako. So can we pray na one day we'll be able to send a million and let it be known that it was no pambatasan. To send a million pesos to a mission field. Let it be known. But you know, ang lahat ng ito ay ibinibigay ng Panginoon para sa inyo. Kaya natin at sa gusto, ang Panginoon ay Panginoon. Kaya natin sa gusto, mahal tayo ng Panginoon. Huwag natin sayangin ang oras. Huwag natin sayangin ang Panginoon. Tumugon po tayo doon sa ibinibigay ng Panginoon. Hayaan nyo lang siyang kumilos sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito. It's not about a house. It's not about a car. Lahat po yan, it's not about clothes. Ako, may ilig ako sa damit. Okay? Napunta kayo sa bahay namin, nagbukas kayo ng kaparaton. It's not about that. Kung ano yung sinabi niyang gawin natin, yun po ang gawin. And let's
not waste time. And for those of us, ilan po sa atin na hindi pa nakakilala kay Jesus. Alam nyo, mahirap sumunod na hindi nyo kakilala. Totoo. Sakaling yan, pag nandyan kayo, tapos may kumalapit sa inyo, sunod ka sa akin, susunod ka ba? Kung unang beses mo lang siya narinig ko na kilala, hindi. That's why, ang Diyos na is niyang ihayag ang kanyang sarili. That's why, He's asking us to be reserved. He asks us to be here every Sunday. Nais niyang magpakilala sa pamamagitan ng mga mensaherong ginagamit niya. At sa ganon, maitatag ang pananampalataya at makilala natin ang ating Panginoon. Sa gayon, madaling sumunod sa tao kakilala mo. Yung kaibigan kong umatay, noong kabataan namin, kahit ang sabihin nung sinusunod namin, kasi kilala namin ang pagkatao niya. Gayon din ang Panginoon. Kaya nga, binigyan niya tayo ng faith. Dahil sa ganong paraan lang natin, makikilala at magkakaroon tayo ng confidence para maniwala na siya ay Diyos na may hangarin at pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ngayon, kung nahihirapan ka magtiwala sa Kanya, I want you to stand up and I will pray for you. Kung sa tingin mo nahihirapan ka magtiwala, I want to pray for you. Kasi I have so much confidence in God that I know God will do something in your life. Kung nahihirapan ka magtiwala kay Lord, I want you to close your eyes. Lift up both of your hands. Taas niyo yung dalawang kamay niyo sa langit. Sabi nga kanina yung naniniram, ito ay isang pahayag ng pagsuko. Pagpapakubaya. And then, sa tingin nyo, ano yung mga bagay na nariyan sa inyong puso at isipan na siyang humahadang para magtiwala kayo sa Panginoon? Ano yun? Ito ba yung sitwasyon nyo? Ito ba yung kasambahay nyo? Ito ba yung kamag-anak nyo, asawa, anak? Habang nakataas ang kamay nyo at nakatikit kayo, sabihin nyo kay Lord, Lord, ayusin mo ang sitwasyon na ito. Itaas mo, paano sitwasyon yan? Ang tao o sitwasyon? Itaas mo kay Lord, anong gusto mong gawin ni Lord para sa'yo, para magtiwala ka sa Niya? Para makapagtiwala ka ng buong buo, para magkaroon ka ng undivided heart. Kasi yan ang gusto ni Lord. Yan ang gusto ni Lord. Siya lamang sa puso mo. At ito tandaan mo, pag si Lord lang ang nasa puso mo, sa iyo ang lahat. Gusto mo ng lahat, sa iyo ang lahat. At pagkakaloob din sa iyo ng Panginoon, ayon sa kaya mong pangasiwaan, the Lord will give you so much as long as you can steward it according to His righteousness. Sige, mag-pray ka lang kay Lord. Mag-pray ka lang kay Lord. Ano yung nakakasagabal? Bigay mo kay Lord. This is worship. Ano yung pagsamba? Ano yung isipin na ang pagsamba at pag-awit ay panahon lamang kung saan okay tayo? Hindi. Okay man tayo, hindi. Naintindihan ni Lord yun. Tuloy tayo sa pagsamba. Dahil pag sumasamba tayo, kinakausap tayo ni Lord. At sinasabi natin sa Kanya, Lord, hindi ko kaya yung sitwasyon na ito, pero ikaw may magagawa ka. Kaya mong ayusin ang buhay ko. Kaya mong itayo kahit iba na. Tingin mo, iba ka na? Hayaan mong itindig ka ni Lord. Tingin mo, nadapa ka? Hayaan mong itindig ka ni Lord. Sige lang. Yung mga sandali ito, kausapin mo lang si Lord ng masinsinan. Makipag-date ka kay Lord. Pinapahintulutan mo kayo, makipag-date ka kay Lord sa mga sandali ito. Kasi pagkatapos ng date na yan, alam ko, madaming ipapagawa si Lord. Huwag mo isipin kung kaya mo o hindi. Ang isipin mo, sabi ng tatay mo, gawin mo ito para sa akin. Ako ang bahala sa iyo. Imagine mo, nagtiwala si Lord sa atin.
Kung si Lord na napakapangyarihan at tiwala sa atin, siya pa kaya na napakapangyarihan ang hindi natin pagtiwalaan? Hindi mong gano'ng napakamaunawain. Alam natin kung ang gusto ni Lord. Hanapin natin yung mga mawawala, naniligaw, at dalhin natin sila sa kaharian ng Diyos. Ang loob mo may bahagi namang na kaharian ng Diyos. We may not be the best, but we are one of the best because of God's grace. And that's how God sees us. In His eyes, we are the best. In His eyes, you are the best. So don't ever think less of yourselves. Huwag mong ibaba ang pagtingin mo sa sarili mo dahil napakataas ng tingin ng iyong Ama sa iyo. Kung hindi, wala ka rito. Huwag mong pansinin kung ano sinasabi ng ibang tao. Manampalataya ka sa